Hello mga ka-super tindera! Welcome to my YouTube channel, Rose Jam 11, ang ST ng bayan, ang super tindera ng bayan. Itaas ang kamay, iwagayway. Kumanta ng dangerous, dangerous, dangerous. Hey, what's your name? I know your secret, but I don't know your name. Dangerous. Ay, mayroon pa tayong hangover kahapon dahil tayo ay nag-video-video okay kahapon, diba? Nag-upload nga ako ng aking dangerous. Ayun, copyright, walang ads. Sayang ang views, diba? Nasa 2.5k views na. Pero okay lang yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung ganap namin. Hindi ko pa na-upload yung buong video na aming ganap kahapon. Sunday bonding, video okay namin ni Indoy. Ayun naman eh. Kaya may hangover pa tayo ng video okay. Tapos may soju. Hindi naman nalasing din sa soju. Ayun. Pero syempre, business as usual pa rin. Open pa rin yung tindahan kahit nagbe-video okay kami sa loob. Salitan lang. O ako naman kakanta, may nabili. Tapos palitan lang. Ganun lang yung sistema, syempre. So, ayun na nga. So, ngayong araw na ito ay Monday. Happy Monday! Ito na naman yung start ng araw natin, no? Pag Monday naman, di ba? Pag Monday nga, di ba? Nakakatamad pag Monday. Mayroon tayong Monday sickness, di ba? Ang sarap matulog. Ang hirap bumangon kasi nga pagod tayo ng buong linggo. Kahapon, kamusta naman ang weekend nyo, mga ka-super? Yung iba ay nag-swimming. Sana all nag-swimming. Yung iba naman nag-video okay din. Yung iba malamang sa alamang kumain sa labas. Yes, pang mayaman kami. Kumain lang sa loob. Nagsanggyup-sanggyup. Ayan, hindi ko pa na-upload kasi medyo mahaba-habang editin. So ngayon muna, for today's yaw-yaw, ngayong umaga na ite, ayan, nakatulog tayo ng medyo okay sa alright, no? Kasi nga, meron akong i-share sa inyo. Meron kami bagong setup dito sa Rose Jam Store ni Indoy. Kasi si Indoy na ang opening. Siya na ang mag-o-open dito sa tindahan para naman makatulog ako ng hanggang alas 8 hanggang 8:30. Kasi nga, sa gabi ako ay very very puyat dahil nga naglalaba, nagpa-polish pa sa kusina, andami pang inaasikaso, nagliligpit-ligpit. Kaya napagkasunduan namin ni Indoy na siya yung opener. Ayan. Kaya pagdating ng alas 12, tulog na siya. Ako, naglalaba na pa hanggang alas 2. Kaya siya ang nag-o-open. So ayan, okay, na-approve naman sa kanya. Pero nung mga bago-bago, ang hirap kasi talaga sa kanya gumising ng umaga. Pero wala siyang choice. Naawa siya sa akin dahil lagi akong puyat sa gabi. Dahil nga, sa gabi lang kami mayroon tubig na malakas. Kaya dun ako naglalaba. Nagliligpit-ligpit sa kusina. So ayan na nga ang kwento. Ito na nga ang kwento. Kasi nga, bagong setup, opening na si Indoy. Pero sabi ko sa kanya, dapat 6 a.m. gising na siya. Kaso, syempre, medyo tumatanda na. Understandable naman yun. Tumatawad pa ng 6:30. Minsan, umaabot ng 7 a.m. saka lang nag-o-open. Pero ako, dahil body clock ko na yung 6 to 6:30, talaga nagigising ako. Tapos pagising ko, minsan nararamdaman ko, aba, hindi pa bumabangon si Indoy, no? Tapos minsan naman, nagigising ako, aba, bukas na ang tindahan. Pag yan bukas na ang tindahan, tulog ulit ako. Ang sarap ng tulog ko. Yakap ako sa unan. Sabi ko, alam ko, kasi alam ko mayroon ng nagbukas na ng tindahan. Kaya mayroon ako peace of mind. Kasi pag wala pa nagbubukas ng tindahan, parang yung katawan ko, gumising ka na, magbukas ka na. Ayan. Pag may nagbukas na, ayan, tutulog na ako. Iimbing na yung tulog ko. Tapos magigising na lang ako. May kumakalabit sa akin. Mami, magkano to? Nakakalok. Mami, magkano to? Ganon. Hindi alam ang presyo. Tapos ngayon, minsan naman, hindi ako ginigising kasi nakanganga daw ako. Nakakahiya daw ako gisingin kasi nakangasarap daw ng tulog ko, nakanganga ako. So, ayun. So, ang ginagawa na lang niya, dahil hindi niya ako ginigising, naguhula-hoop na lang sa presyo. Pagkagising ko, sabi niya, Mami, magkano ba yung ganito? Sabi ko naman, 30. Nako, nabigay ko lang ng 25. Sabi ko, nako, binigay mo na naman ng palugi. Tapos minsan naman, sasabi niya sa akin, Mami, magkano to? Sabi ko, 10. Nako, nabigay ko ng 15 pesos. Sabi ko, nako, sinoburahan mo naman si Tomer, hindi na babalik si Tomer. Ayan, nakakaloka, no? Tapos minsan, kasi isang buwan na rin siya nag-opener, no? Medyo nasanay na rin. Hindi na ako ginigising. Minsan may dumadating na GTI company, siya na yung nag-aano. Kaso, ang dami daw mga ino-offer sa kanyang promo. Tinatanggihan daw niya. Basta kung ano lang yung kailangan na nakikita niya, yun lang daw yung order niya. Tapos may mga dumadating na delivery ng manok, magnolia, ayan. Hindi na ako niya ginigising kasi nasabing ko ng gabi pa lang may darating na magnolia, may darating na mga soft drinks. So, iniiwan ko na naman sa kanyang pambayad. Bayaran para hindi na ako gisingin. Tapos, ang nangyayari nga lang, hindi nga ako ginigising. Kaso,
waiting sa akin yung manok. Dahil ako pa ang mag-aayos, ako pa yung maglalagay ng price. Waiting sa akin yung bago, pag gumising na ako, saka yun maaayos, diba? Bantay lang talaga ang aking indoy. Tapos ito pa, minsan kasi sinisilip ko, no? Kasi minsan kasi nagigising na ako. Tapos pag nagigising na ako, hindi ko lang pinapahalata sa kanya, nagising na ako. Ando lang sa kwarto, tapos sinisilip ko lang siya. Tapos ako, nagsiselfon-selfon ako, pero gising na ako, no? Tapos, may mga time naman, sinisilip ko siya kung ano ginagawa. Aba, ang sipag. Ang sipag mag-cellphone. Nakakaloka. Talagang walang galawan. Dito siya nakaupo. Nakaupo lang siya dito. Naka-stand dito yung cellphone niya. Ang sipag mag-cellphone, di ba? Sabi ko nga sa kanya, Daddy, pag nag-open ka naman, ayos-ayosin mo rin yung mga paninda, walis-walis ka. May kasama paglalambing nun, ha? Tapos sabi ko, mag-refill-refill ka na. Pag may displayhin, mag-display ka na. Sabi niya sa akin, no. Bantay lang ako. Bantay, cashier lang daw siya, cashier. Sabi ko, sige. Basta yung importante, nakakatulog ako ng hanggang alas 8. Minsan, umaabot ng alas 9 pag napapasarap tayo ng tulog. Tapos ngayon pa, pag gusto na ako gisigin ni Indoy, parang humahaba na yung oras ng tulog ko. Abang ginagawa niya, nag-iingay. Yung mga bote, kinakalampag na yung mga bote. Naririnig ko eh. Tapos, nilalakasan yung mga sasabihin sa customer, ano yun, be? Ano yun? Nilalakasan, pinaparinig sa akin. Tapos, ginagawa pa niyan, naglalabas-pasok sa loob. Kasi, natutulog lang kami dito sa baba. Dito lang kami sa baba, natutulog kasi nga. Dito na kami sa baba talaga natutulog. Nasanay na kami. Kami ni Little Esty dito talaga sa baba. So, dati, nung may work pa si Indoy, dito talaga kami sa baba natutulog. Pero nung wala ng work si Indoy, nung siya sa taas. Tapos, ngayon, sa baba na siya kasi inggit siya sa amin. Gusto din niya sa baba. Kaya para daw mas mabilis pagising niya, bukas agad. Kaya dito lang kami sa baba talaga. Kaya naririnig namin yung mga galawan dito. Kaya no worries yung ano. Kasi yung iba nagtatanong sila kung may, ba't wala daw roll up yung ano. Roll up ba? Dito lang naman kami sa loob ng dito lang. Ilang hakbang lang, dyan lang kami. Naririnig namin yung mga ano dito, galaw dito sa labas ng tindahan. So, ayun na nga. Pag gusto niya akong gisingin, ginagawa, labas-pasok ng ano, bahay. Tapos yung paa, parang pinapatunog-tunog. Ibig sabihin, gumising na ako. Tapos, bukas na bukas ng ilaw. So, ibig sabihin nun, gumising ka na Inday. Tapos ako naman, Daddy, ang sarap matulog. 30 minutes, gano'n. Na yan. Tapos ngayon, pag 8:30, minsan naman nagigising ako pag ng 8:30 kasi parang gusto na ng katawan ko, gumising ka na. Pero talagang may time na yung katawan ko talaga mas gusto humiga, siguro sobrang pagod. Umabot ako ng alas 9, 9:30, ganun. Tapos pagkagising ko, ayan, mag-prepare na ako ng breakfast namin, kakain na kami, ayan. Tapos, patas namin kumain, dito na ako, magpepesto na ako dito sa tindahan, no? Ayan na. Mag-aayos-ayos na. Kasi, syempre, ang ating opener, talagang upo-upo lang talaga. Bantay lang talaga, bantay lang. Cashier-cashier lang siya. Wala siyang pakialam dyan. Sa mga display na yan. Sa mga original dyan. Basta magbabantay lang siya. Ang ano ng trabaho lang talaga niya is sa mga soft drinks, sa mga bote. Halimbawa sa gabi, maraming pang bote dyan nakakalat. Aayusin na niya yan. Magre-refill na siya ng mga Red Horse sa ref, mga Coke sa ref, mga mismo. Ayan. Kaya minsan nga, nagre-rely ako sa kanya na may mga malalamig na. Ayun pala, hindi nakalagay. No? Gigigil din ako eh, no? Pero dino-double check ko rin yan pagising. So, kanina nga, pagising ko, patas mag-almusal, nag-ayos-ayos ako. Hindi dumating yung aking orders kay Pure Gold kahapon, kaya wala akong displayin ngayon. Kasi nasiraan daw sila ng sasakyan. So, ayan, inayos-ayos ko na lang. Ang dami naman butas-butas ulit. Ayan, nag-ayos-ayos ako, nagpunas-punas, nagwalis-walis. Tapos si Indoy, ngayong oras na ito, nandun na sa loob. Kasi pag ako naka-duty na, pasok na siya sa loob, sitting pretty na nanonood ng basketball. Kasi ngayon eh, NBA, naloloko sa NBA na yan. Kaya pala lagi gusto na akong gisingin kasi manonood na siya ng NBA. Ganyan. Tapos nanood na siya, pagdating dito, magre-replay pa. Diba? Nakaka-GRRR. Kaya hindi nagdi-display. Sabi ko nga sa inyo, minsan sa gabi, inadasalan ko na lang. Sana bukas displayin to ni Indoy. Minsan sa panaginip ko, nananaginip ako, dinidisplay na ni Indoy yung mga nasa karton pa. Tapos pagising ko, wah! It's a prank! Mayroon pa mga display. Nakakaloka. Sabi ko, Daddy, sabi ko sa panaginip ko, dinidisplay mo na yung mga displayin natin. Bakit nandito pa to? Sabi sa akin, no. Bantay lang ako. Diba? Minsan naman, nakakatuwa lang kay Indoy kasi umaga pa lang ang laki na ng benta niya. So, yung mami, nakabenta na ako, ganyan-ganyan. May nag-grocery ng ganito, 700. Naaligaga daw siya. Nakakaloka. Sabi ko, ba't di mo ginising? Sabi niya kasi nakakahiya naman. Nakanganga daw ako. Tulog. Diba? Nakakaloka. Nakakatuwa lang kasi kahit pa paano ngayon eh.
nakatulog na ako na medyo mahaba-haba. Pero, ang ano lang, pag gumigis na ako ng umaga na mamalengke kami. Pagdating sa hapon, siya pa rin ang matutulog kasi yan ang schedule niya. Siya ang opening. Pagdating ng alas dos, ayan na, ano na yan eh, time na yan ng it's oink-oink time. Ayan na, matutulog na yan. Pagdating ng alas dos, tutulog na siya kasi opening daw siya, no? Akala mo noon, alas 5 nagbukas, 6:30 naman. Minsan 6:45 to 7 a.m. Diba? Akala mo naman, puyat na puyat, no? Tapos pag natulog yan ng alas dos, hanggang alas 4 yan. Walang istorbo yan. Tapos hanggang alas 5 pa yan. Ngayon, pagising naman niya, maghahanap ng merienda yan. Sabi ko, ba, sarap ng life. Tulog-tulog, tapos merienda. Ako dito paghapon, init na init, antok na antok, nagdi-display. Sabi ko, walang merienda. Nakakaloka, tawa kayang tawa. Minsan nag-aasara na lang kaming dalawa niyan. Tapos pagkagising niyan, manunood na naman siya ng TV kasi nga balita. Ayan yung mga kinalulukuhan niyan. Balita at saka NBA. Ayan. Pag balita na, hindi mo yan maistorbo. Kaya pagdating sa hapon, sa umaga lang yan maasahan dito. Pero pagdating sa hapon na yan, nakaupo na yan. Eh sabi ko sa kanya, basta importante yung mga items sa mga ref, sa mga malalamig, kailangan kumpleto para hindi ko na siya tatawagin. Ayan. Tapos syempre, assist mo din ako pag nakita mo na maraming bumibili. Sabi ko, minsan sisigaw na lang ako ng Inday! Ayan. Ibig sabihin nun, lalabas siya kasi maraming customers. Ayan. Ayan lang naman yung aking share sa inyo ngayon na may bago nga setup dito si Inday at saka si Indoy. Opening si Indoy, si Inday, mula 9 a.m. ang duty hanggang gabi na. Tapos pagdating naman sa gabi, pag 9 p.m. na yan, tinutulungan naman ako dito ni Indoy kasi siya yung nagbibilang ng pera. Siya nga yung cashier, accounting na rin siya. Siya yung nagbibilang, nililista niya yung mga daily sales report, inaayos na yung mga kaperahan, di ba? Cashier siya, tapos accounting na rin. Inihiwa-hiwalay niya yung mga 1,000, 500, 100, ganyan. Tapos i-intrigan niya sa akin. Minsan sabi ko, diretso mo na dun sa aming vault. Ay, di ba? Nakakatuwa lang. Hindi lang nakakatuwa kasi bantay lang talaga siya. Hindi mo talaga maasahan mag-display, mag-ayos-ayos. Pero minsan, ang ginagawa niya, nag-inventory. Kung ano yung wala, nakasulat na. Minsan niya, pagising ko ng umaga, sabi niya, mami, ito na yung mga wala. Tapos, dinilista na niya yun. Wala, tinapon. Ito. Naglilista na siya kung ano yung mga wala-wala para pag, ibibilhin ko na. Minsan kasi sa hapon, mamimili naman ako, tapos siya bantay. Ayan. Kaya minsan, pag hapon, tinutulugan ako pag namimili ako. Ang dami ng yaw-yaw ni Esti. Umahaba na yung oras natin. So, yun lang naman yung aking share sa inyo. Bagong setup dito sa Rose Home Store ni Inday at saka ni Indoy. Ayan. So, maganda lang no, na may katuwang lang. No, minsan lang, pag may mga topak, minsan pag tinopak talaga. Pag tinopak siya, talagang, ang gigigil. Pag tinopak naman ako, nakakagigil din. Ha? Ayan lang, hashtag topak. So, lahat naman tayo may topak, no? So, yun na lang muna, mga ka-super, ang aking share for today. Sana ay okay lang kayo sa alright. Maraming benta ngayong araw na ito, kahit Monday, kahit medyo tinatamad-tamad tayo, pero energy, 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 energy pa rin. Kunting inat-inat lang, inat-inat, ayan, o. Basta, importante, malusog pa rin tayo at buhay. Ayan ang pinaka-importante sa lahat, no? So, hanggang dito na lang muna. Stay safe, stay healthy, stay beauty like me. Muli ito sa Pertindera ng Bayan, Rosham 11 ay sasabing, no hate, love, love lang. Thank you for watching. God bless us all. Mabuhay!